Isinampana ang kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act sa dating alkalde ng Iriga City na si Madeline Alfelor at iba pang akusado na pawang dating mga empleyado ng City Hall kaugnay sa maanumalyang disbursement ng 31.5 million pesos na pondo na nakalaan sa Gender and Development ng Lungsod para sa taong 2022. Bukod sa alkalde, sinampahan rin ang kaso ang apat na iba pang akusado na kinilalang sina Ruben S. De Los Santos, Elvin V. Mabansay, Jean O. Bongon at John Kenneth M. Serrano. Kabilang din sa mga kasong isinampa sa mga ito ay ang falsification of public documents, fraud against public treasury, malversation of public funds or property, failure of accountable officer to render accounts, technical malversation at ang paglabag sa code of conduct at ethical standards ng mga public officials at government employees. Bago formal na ihain ang kaso sa ombudsman, nagkaroon muna ng serye ng legislative inquiry ang sangguniang panglungsod kung saan inimbitahan ng mga umanoy na biktimang benepisyaryo. Sa pagsisiyasat ng konseho na pag-alamang walang nangyaring payout sa aabot na 15,000 na sanay benepisyaryo ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program. Ilang beses naman umanong naimbitahan ng mga sangkot na opisyales para ipagtanggol ang kanilang mga sarili, ngunit hindi nagpakita ang mga ito. Inauthorize po ako na mag-file na ni magkakanigong kaso duman sa mga imbeltong personahe. Inisinda dating Mayor Madeleine Alfelor, kaibanan si dating City Administrator Ruben De Los Santos, si Elvin Mabansay, dating Secretary to the Mayor, and dating Treasurer Jim Bongon, kaibanan ang sarong empleyado na si Kenneth Serrano. Dahil nahiling po kang sangguni ang panglungsod, itong mga pinag-ibuninda na pinaluwas na ang 31.5 million ay pinanaupudaa sa mga vulnerable sector kang satuyang sa syudad sa paagi kang assistance to individual in crisis situation. Mga senior citizen, persons with disability, farmers sa transport sector. Sa ngayon, inaasahan ang posibilidad na imbitahan ng korte anumang oras ang dating opisyal at mga kapwa akusado upang dumepensa sa mga akusasyon laban sa mga ito. Kafile na po kami. We're waiting for the naisugpina itong mga respondents duman. And makusog po ang ebidensya duman. Very strong po. Even sa mga beneficiary, former City Prosecutor Raul Contreras po nag-confirm during the hearing na under oath siya na bako niya itong pirma. So, makusog po ang ebidensya duman and dahil ko aram kung paano nila ito sisimbagon. Saro ako sa party kung nagre-reklamo, complaint kay banner po ni Mayor Rex Oliva because gusto niyo pong matawan ng hustisya ang mga pang-aabuso na ginibok ang previous administration sa Kofir sa kabankang siyudad ng Iriga. And it is just fitting na kami po ni Mayor Rex magtaon ng proteksyon sa asin pangalagaan na ang taxes na kinokolekta sa mga tao napapaduman po sa tama man sa mga tao bakong sa bulsa sa nakang nagkakapira po. Not politically motivated kung may kaputan yan. This is really, we want to give justice to the people of Iriga City. Panduan na po ini, ito pong sarong kaso na pinag-attenderan me, ito nga ni virtual sana, dahil po sila nag-aparisir. Ini po actual clarificatory hearing, di mismo sa ombudsman, dahil na naman sila nag-aparisir. So, kumbaga, tinataanan sila ng proseso na matawag sila ng due process. Pagkakataon na magsimbag, alagad ako po nagangalas dahil no show sila dahil po sila nag-aparisir ngunyan. Kung maaalala, Setyembre nitong nakatalikod na taon, bumuhos ang emosyon ng mga tumistigong biktima ng umano'y maanomalyang disbursement sa unang bahagi ng legislative inquiry na isinagawa ng sangguniang panglungsod ng Iriga. Sinubukan naman ng BHTV News team na kunan ng pahayag ang dating alkalde na si Madeleine Alfelor patungkol sa kinaharap nitong kaso, ngunit tumanggi muna itong magbigay ng pahayag o komento alinsunod sa abiso ng kanyang mga abogado. Mula sa siyudad ng Iriga, Juan Carlos Aguirre, BHTV News.